Sa patuloy nga po na pagkatalo ng Los Angeles Lakers sa kanilang mga nakalipas na laro ngayong season ay sa wakas nakapag-desisyon na rin naman nga po si LeBron James sa kanilang gagawing trade. Yan nga ang ating unang pag-uusapan dito sa ating bagong video. Pero syempre bago nga natin yan alamin ay dediretso muna tayo sa balitang malakas nga po ang Brooklyn Nets kapag wala si Kyrie Irving at ang mga laro sa NBA ngayong araw. Kaya mga idol, tara halina at simulan natin ang mga ito. Matagumpay nga po mga idol na tinalo ng Brooklyn Nets ngayong araw ang team ng Los Angeles Clippers sa score na 110-95. At salamat nga po yan sa pagtatala muli ng kanilang superstar na si Kevin Durant ng 27 points at 6 rebounds. Pero ang naging bayani nga talaga sa kanilang laro ay walang iba kundi ang kanilang sharp shooter na si Seth Curry na sobrang nag-init matapos siyang magtala ng 14 points sa kabuuan 22 points sa loob lamang ng 4th quarter kasama na ang kanyang nagawa ditong 4 out of 4 sa 3-point line. At sa pagkapanalo nga po muli ng Brooklyn Nets ngayong araw ay umangat na nga po sa 6 wins 7 losses ang kanilang kasalukuyang record sa Eastern Conference. At maganda pa nga po dyan mga idol, nagkaroon nga po sila ng record na 4 wins at 1 loss simula nang mawala at masuspindi ang kanilang superstar si Kyrie Irving. Kaya hindi na nga po napigilan pa ng ilang mga NBA analyst ngayon na sabihin na mas malakas nga po ang Brooklyn Nets kapag wala si Kyrie Irving. Bali, mas nakakaikot rin naman nga po ngayon ang bola sa kanilang opensa at mas napapatatag nga po nilang depensa sa kanilang backcourt. Samantala, pumunta naman tayo sa ating mga NBA games ngayong araw, November 13. Simula nga po natin iyan mga idol sa pagkapanalo ng Washington Wizards sa best team ng Western Conference na Utah Jazz sa score na 121-112 sa pangunguna ni Kristaps Porzingis na gumawa ng 31 points, 13 rebounds. Susundan rin naman iyan ng pagkapanalo rin naman ng Boston Celtics kontra sa Detroit Pistons sa score na 117-108 gamit ang 43 points at 10 rebounds ni Jason Tatum. Tinalo rin naman nga po ng Philadelphia 76ers ang Atlanta Hawks sa score na 121-109 sa pangunguna ni Joel Embiid na gumawa ng 42 big points. Habang dumiretso naman tayo sa ating huling storya ngayon mga idol sa balitang nakapag-desisyon na nga po si LeBron James patungkol sa mga gagawing trade ng Los Angeles Lakers. Ayon nga po mga idol sa inilabas na balita ngayong araw, dahil nga po sunod-sunod na pagkatalo ng Lakers sa kanilang mga nakalipas na laban ay pinipilit na nga po ni LeBron James ang kanila mismong front office na i-trade na at ipamigay na ang kanilang dalawang future first round pick upang sa ganon ay matuloy na nila sa wakas ang matagal nilang balak na makakuha ng mga bagong superstar. Bali, wala na rin naman nga sila ngayong ibang choice kundi ang mag-trade gayong hindi nga po nila ito gagawin ay siguradong wala na nga po silang aasahan pa pagdating ng playoffs. So yun lamang mga idol ang ating short video ngayon na ating pinag-usapan dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe at pindutin ang notification bell sa aking channel. I-follow nyo na rin, bisitahin i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV. Sila mong mga idol, maraming salamat po sa panonood ninyo.